Hello, tribe. This is Master May. I hope that you're all well, healthy, safe, and strong. Siguro naman marami nakapanood sa inyo ng live natin last time with Yexel Sebastian. Itong tao na to is almost, he has done everything. Acting, dancing, producing, toy museum curator, directing, at video creator sa YouTube. But before that, I would like to invite everyone to join the tribe, subscribe, like, and please do share yung mga videos natin kung sa tingin nyong may mga natutunan kayo. And also, hit the bell button para ma-notified kayo pag meron akong bagong video. Halika na, let's find out his mindset para malaman natin kung ano yung mga katangian niya at mga ginawa niya to reach his goals. Malay nyo, magka-idea din tayo. Diba? Let's go! Please welcome, ladies and gentlemen, Yexel! Sebastian! Hello! Oh my Hello. God! I'm Jungkook, BTS. Ikaw ang Yexel. Bago dumating ang Jungkook at ang mga Korean na yan, may Yexel na. Hey Yexel, kamusta? Kuya, kamusta po? Kamusta kayo sa Singapore? Yes, oh good naman dito. Medyo controlled naman yung ginagawa ng government. So, thankful. Kayo dyan sa Philippines. Ikaw, kamusta ka? Eh, dito kuya, okay naman. Dahil syempre ngayon, masaya kami dahil syempre, last 2 months ago, isinilang ang aking baby at yun ay ka-birthday mo pa, kuya. Ka-birthday mo pa. Yes. So, first time ko magkaroon ng baby. Yes. Kaya yes. Medyo iba yung feeling. Kumbaga, sa akin, ano pa to? Bagito pa ako, kumbaga gano'n. Yes. Alam mo, sa totoo lang, i-share ko lang din na, alakikita ko sa mukha mo kasi na sobrang excited ka. Sobrang natitense ka na, hindi mo alam sa umpisa, hindi mo, ano ba, paano ba maging tatay? Paano ba maging ano, di ba? Parang gano'n eh, di ba? Hindi mo ma-ano, di ba? Parang, tama ba itong gagawin ko? Ganito, ganyan. Yes, yung nafe-feel ko kung ano yung nasa isip mo ngayon. And it's super exciting talaga yan kasi ano yan eh, blessing din yan eh, di ba? At least bago natapos yung taon, nagkaroon ka ng blessing na talagang yes. Now, alam mo nakakatuwa dyan. Isa pa yun, actually, sabi ko nga, ginreet namin nung birthday ko kasi nag-live ako noon, Friday yun. Tapos may nag-post na nag-comment, oy, ngayon din daw mga anak si ano, yung si Mikey. Oh, sabi ko, ah, wow, November 9 din. So, yes. Baby boy, di ba? Opo, kuya. Baby boy. Lalaki po. Wow. Ayan. Yexel is in the tribe. Kasi Yexel, kaya ako ginawa, bago ko, bigyan na kita ng konting intro, bago ko ginawa itong, ano, itong page na to, napag-isip-isip ko na baka meron akong may i-share sa mga tao or makapag-add ng value about tips or tricks or advices na hindi ko naman sinasabi na ito gawin nyo. Ang sa akin lang, meron tayong other way. Kasi nung lumalaki ako o nung medyo tumatanda ako, wala kasi akong nakikitang ganoon na nagbibigay ng ideas or advices, you know? Pero kaya naisipan kong magbuo ng page at yung YouTube channel ko. And katulad ng intro ko kanina, kung sino pa ba naman yung taong talagang pinukpok niya yung sarili niya, nag-persig siya, yung resilient mo, actually ikaw yung tinutukoy ko, resilient mo sa buhay na ginusto mo, go ka lang ng go, na alam mong makakatulong sa'yo o makakatulong kahit kanino, di ba? So you've been successful on your dancing or your career as a YouTube sensation, video creator. Diba? Tapos yung toys collection mo, nakilala ka sa buong Pilipinas, na ikaw lang yung may ganyang klaseng, alam mo, 9,000 toys? I know, 50,000 toys. Tapos 9,000 life size. 900 ba o 9,000? Tama ba 900 yun, po. 900. Yes, oh my God, yeah. So 50,000 toys. At tapos yung 900 life size statues. Na ikaw lang ang gumawa. Opo. Actually kuya, ano ko, viewer mo ako kaya medyo may alam ko yung nangyayari. Kumbaga, minsan yung mga first
First two episodes po napanood ko yan eh. Yung kay Carlo, yung kay Yeah. Kuya Ping, parang napanood ko po yan. Kaya medyo alam ko Yes, po yes. yung gusto niyong iparating dun sa video niyo. Maganda. Oh, that's good. Kasi ay, That's ako good. Yeah. mismo, eh, meron ako natutunan sa inyo dun sa, meron kayo sinabi na, ano eh, na parang, yun, parang wake up, kailangan pagising pa lang, maayos ka, happy ka. So, marami akong natutunan Yeah. sa inyo, Kuya Ping. Ah, talaga? Ginagawa Mga mo ba yun? pinapanood ko eh, pinapanood ko kuya eh. Yes, yung morning rituals lang, pagising sa umaga, be thankful muna, pasalamat muna tayo at humihinga tayo, may buhay tayo. Tapos Apo. pasalamatan natin yung pamilya natin nandiyan at healthy. Lalo ka na yung si Mikey at yung baby, salamatan natin sa mga blessings. Tapos afternoon, thankful, yeah. Next one, i-bless natin sila, right? So Apo. i-bless natin sila. Yes. Okay, na naka-live na tayo. Wow! Naka-live. Pumasok na po yata. Pumasok na. Kasi naka Pao. 200. Pao. Bigyan nyo nga muna ng ano si Pao. Si Yexel. Bigyan Mikey nyo Ping. ng ano, bigyan Mikey nyo ng Ping. puso. Pusuan nyo nga si Yexel. Naka ano ka ba? Nakapasok ka ba sa Hindi kuya eh. Nandito lang ako sa StreamYard eh. Kasi isa lang ang cellphone ko kaya hindi ko nakikita yung mga reaction ng tao. So wala akong nakikitang views eh. Ay, isa lang. Ay, isa lang. Opo. Sige, bibigyan Pero ko okay ng lang yan. cellphone. Okay lang yan kuya. Importante, nakita ko kayo dyan. Yes, yes, yes. Yes. Oh, ang dami, nanonood na. Siguro pinost mo na rin, pinost mo na yata sa ano mo, no? So marami nang nanonood, Yex. I think. Sa page po. Ay, kamusta kayo dyan, people? Yung mga Yes. like people dyan, yung mga like people, gusto nyo ng gems, share nyo itong ating live ngayon. Live to ngayon na 9:09 PM sa Pilipinas. Si Kuya Ming Amazing. sila sa Singapore ngayon, so share nyo po. Ah. Maraming salamat. Yan. Wow, like a king. Nakikita ko. Like a gems, eh. Like, alam niyo, nakakatuwa din to kasi kay Yexel. Lahat ng kailangan bago, talagang siya yung mauuna eh, no? Yan ang gusto, yun ang ano ko sa'yo, gusto ko sa'yo. So parang ang nangyayari, trendsetter. Alam mo yun? Uy, bago to. Kinagat ba ni, ano? Kinagat ni Yexel? O, sige. Ganun, papasok lahat yung mga tao kasi naging parang influencer ka na rin. Yung mga... Teka, meron tayong bisita. Halika na. Halika na. Dali, makita ka. Hello. Hi, everybody. Hi, Maynard. Ang aking may bahay, si Mikey. Andiyan oh, ang wow. mga Yexel people, mga oh, like hi. A people. Kung hi, yes. dyan. Hi, Maynard. May nag... Hi, hi. Nice to meet you. Apo. Thank yeah. you. Dumaan siya. Dumaan. Nag-commercial lang, kuya. Nag-exercise ba siya? Hindi po. Eh, ngayon ang ganyan kanyang outfit eh. Kaya, ikaw ba? Okay, matanong kita. Siguro, ilang taong ka na ba ngayon? 38? 38 kuya, 38 po. Wow! Pero yan ang maganda yun, no? Baby face. Yeah. Baby face na, baby face. So 38 years old ka na, di ba? So nag-exercise ka ba? Inalaga mo sarili mo? You have to, ah. Kailangan opo, mo. Opo. Ngayon kuya May, medyo na ano kami, medyo nahilig kami sa bike. So nakaka, kanina pang ano namin eh, pang 7th day biking. So medyo bumili kami ni Mikey. Nag-gift ko sa kanya ngayong Christmas, a mountain bike. So ngayon, meron kaming place sa Alabang kung saan kami nagbabike. So diyan kami ngayon para medyo may konti exercise. Oh, ano naman doon? Safe naman doon? Wala naman safe problema? Safe po, yeah, safe po. Tsaka meron kami mga safety gears po. Apo. Okay, good. May headgear, may ano, kompleto. Okay lang yan, okay yan ng bike. Basta Apo. Mag-start ka ng exercise para may panlaban tayo, lalo na sa nangyayari ngayon, di ba? Opo. Okay. Medyo balance, kuya. Opo. Yes. Tama, tama, tama. Wow, 38 years old. Okay. Anyways, straight to the point na tayo. Hang on, ha? Okay, kuya. Sige po. Yes, ask away. Ito na. Meron ako mga questions sa'yo. Okay? So, at the beginning, syempre, actually, nung nag-street boys ka yata, nag-miss Saigon na kami, no? Kaya Opo. Hindi tayo masyadong nag-ano, no? Nagkasama, kuya. Ano ba? Oh, sige. Ano ba kwento ng street boys, ano mo? Yung pasimula mo ng street boys? Sige nga. Apo. Kuya, yung street boys kasi sa akin, ha, kumbaga parang ito yung sa sarili kong kwento. Ha. Parang sa tuwing kinukwento ko sa mga tao, sabi na, saan ka ba street boys? Kasi hindi ka na nakikita roon. Sabi ko, technically, ako yung last member ng batch 1. Kasi bago mag-batch 2, nakapasok ako sa street boys, kuya, kung malala mo nun. Kasi after yung Danilo, after Sherwin, Danilo, tapos nakapasok po sa training, di ba kuya? May mga sayaw tayo noon, nakasayaw ako ng Itbulaga, Selecta. So wala pa nung batch 2 kuya eh. Kumaga, ako yung pinaka pambulilit ko na lahat ng batch 1. Ah, okay. Ah, yes. Opo. Tapos kuya, nung,
Tapos kuya, nagpaalam na kayo noon eh. Alala ko kuya, nagpaalam kayo sa akin noon. Yun yung medyo touchy. Nakaka-touch sa akin kasi nung nagpaalam kayo sa akin, sabi mo sa akin noon dati, sabi mo sa akin, kaya ako mahigpit sa'yo kasi gusto ko maging gumaling ka. Sabi mo, ang sabi ko, ang tanda mo sa akin noon, kung saan ka mahina, yun lagi mong gagawin para gumaling ka sa larangan na yun. Hindi ko makakalimutan yung kuya bago ka umalis sa Misaygo noon kasi nabit-bit ko yun sa puso ko, sabi ko, grabe yung nakaka-touch kasi after nung kuya, umalis na kayo eh. Tapos naiwan na lang si Kuya Jong, ang naiwan si Kuya Chris, kami na siya. Tapos gumawa na nga po si Boss Kuya ng Batch 2. Na-launch na po ako sa Batch 2. Pero inabutan ko po lahat yon, si Kuya Bong, yes. Si Kuya Ping, si Kuya Mike. Lahat yung kuya bago kayo nawala noon. Kumbaga sobrang pangarap ko yung street boy simula bata. Sabi ni Lord, bago mag-alisan, ma-experience mo na muna kahit pansamantala. Wow. Eh, ano. So, nung panahon na yun, sobrang thankful ako kasi siyempre, mula bata talaga, pinapag ko kayo. Halos mag-absent ako sa school every Thursday para makapag-record lang ng Pit Boys. So, kompleto sa akin yung kuya. Yes, kaya yes, nung yes, Pit Boys ako, sabi ko, Lord, maraming salamat. Kasi, kumbaga, huling mga seven na ng Street Boys na buo sila bago sila nagliparan. Kaya, yun, sobrang thankful ako sa nangyari, kuya. Na-experience ko. Yes. Kahit papano, nakita ko kayo ng buo. Na parang tuwing nakita ko kayo ng kuya, yung mga mukha nyo. Pas kami ni Sherwin eh. So yung nakita namin yung mga mukha nyo, parang nanaginip lang kami. Parang ganun wow, yung feeling ko. Yan. Wow naman. Wow. Nakaka-touch naman yan. Kasi siyempre, yung naging mga... Na-touch din ako. That time kuya kasi siyempre ang street boys doon, hindi naman lahat nakakapasok. Napakarami, sabi ko nga na mas marami sa akin mas magagaling, mas gwapo. Kaya lang, yung pagkakataon talaga na binigay sa akin ni Lord na siguro naipilit, naipagpursige, sabi ko kay Sherwin, tulungan ako. Nabigyan ako ng pagkakataon. Kaya sa akin, isa yun sa mga ano ko greatest achievement in life. Kasi from a fan, nakaabot ko na, nakasayaw ko kasama po kayo. Yes, yes. Alam mo sa grupo naman, ikaw na mismo na nakapasok ka na sa grupo, di ba? So alam mo yung... ano kung paano tayo magtrato sa isa't isa at the same time hindi tayo pataasan walang basta pag nasa rehearsal lang tayo isang grupo tayo isang buo tayo ito gagawin natin di ba kung may kulitan din tayo ikaw yung pinakabata noon kaya ikaw yung ano doon pero tama hindi po. Naman pero actually natatandaan ko sa iyo mahusay ganing malinis ka tumambling tapos malinis ka din sumayaw. And then, okay naman yung attitude mo din. Kaya siguro, yun nga, nakasayaw tayong lahat. Naalala ko yun yung selecta yata yun. Diba? Tapos selecta. Yung lumipad kami. Yes, yes. Sobrang tagal na nun, no? Mga opo, ilang years. Ano na yun? 20 years ago na po. Oh my God. Hindi ako. Napakabilis din ng panahon. Parang, ako sa diwa ko, kuya, parang feeling ko, parang last month lang eh. Pero, yes, tumakbo yes. Yung panahon ng ganun kabilis eh. Oo. Hindi pa rin naman nagbago yung itsura mo eh. Oh, hello daw kay Kuya Spencer. Si Kuya Spencer. Ayun, actually, Kuya Ping. Yes, may trabaho siya eh. Ayun siya. Oh. Actually, yon. Actually, meron siyang dapat i-surprise ko. May trabaho siya ngayon. I-surprise ko sana ikaw. Kasi, kasi kayo yung halos parang nakikita kong magkamukha lang magkapatid eh. Yung hindi tama, nagbabago kuya, yung... Hindi nagbabago yung mukha nyo. Mayroon ko sa mga mukha nyo. Sabi rin ng iba, akala nila si Spencer, si Spencer daw ako. Sabi ko, hindi, ako si, merong Spencer, ako naman si sperm cell. Lagi, ano lagi sa akin eh. Sabi ko, iba yun. Halos parehas niya kayo ng aura eh, ni Kuya Ping mo eh, na mukhang tomboy. Hindi. Mukhang tomboy. Kami yung mga Isaac. No. Pero bata, baby face. So nung nag-street boys ka, nagko-collect ka na nun ng mga toys mo? Meron na po ako sa bahay ng kuya, meron ako mga ilan na nun. Yes. Parang dati po, sumasayaw ako, yun ang pinaka main source of income ko. Yung toys ko po, hobby that time. Ngayon po nagkabalitan okay. Na kasi buye. So parang yes, ang pinaka main source of income ko ngayon, laruan. Tapos po ngayon, ang hobby ko naman eh pagsasayaw, pag-YouTube, ganun po. Okay. Okay. So, yung mga toys mo, as in, anong nafe-feel mo kapag
gusto mo to, talagang bibili mo to, ganon. Ganon ba? Kasi hindi ako nagko-collect eh. Ikaw, as a collector, okay, gusto ko yung mga ano lang yung isip mo. Mine. Na ano ba, oh, ano ba yung nakiisip mo na kung gusto mo mag-collect or something? Ano sa akin kasi po yun, nag-start ako mag-collect. Opo, nag-start ako mag-collect siguro ano to kuya eh. Nung bata kasi ako, syempre hindi naman tayo ganung nabibili ng mga magulang. Siguro na ano ko eh, yung parang, ano ba tawag doon kuya, yung parang nasabik kuya, nasabik ka. Ngayon, dati pa rin kukulik ako ng mga, simula ako sa mga Jollibee, mga Kiddy Meals, mga ganyan. Yes. Gusto ko lagi kumpleto ko ng mga, kanyari, set of 8, gusto ko kumpleto yun. Yes, kasi yun yung challenge eh. Dati, before tayo magkaroon ng mga cellphone, eh dati naman, meron lang tayo mga Pogs, meron tayo mga, ayun, magsimula tayo sa mga action figures. So, ganun po nagsimula, kuya. Kumbaga talagang unti-unti, lumaki. Tapos, hanggat sa parang naging negosyo ko na siya. Tapos po, yun na. Kumbaga, ngayon kasi lahat po ng linya, meron ako. Nagagawa po nung bukod sa nagkukulik po tayo, eh nagde-develop po ako ng mga places para gawing museum, para i-ano po siya. Yes. Iba naman. Nagpapadesign sa akin ng mga resort. Ako po nagde-design dun sa mga hotels ng mga kailangan nila ng mga tema. So, ganun po nangyari. Yes. So, from collection po, unti-unti, pumasok rin yung mga theme park, yung mga ganun po, unti-unti. Yes. So, sa tingin mo ba, yung from nagko-collect ka hanggang ngayon na, yung isa sa pinaka-value o character na nagawa mo siguro is naging maporsige ka, di ba? Laging talagang, sa tingin mo ba, lahat yun nakaplano para sa'yo or ano mo siya? Or dumating lang ba sa'yo or yun talagang papalanuhin mo, nagagawin mo? Ano po, sa figures po ba o yung sa... No, yun ba, toys mo. Kunyari, plano mo ba, ay balang araw, ganito. Magkakaroon ako museum, balang araw, kukunin ako ng mga tao para... Opo. Mag-design ng mga ano nila. Ano yun? Nag-fall into place ba siya? Or talagang yun din yung plan? Isa sa mga plan mo? Nag-fall into place, kuya. At the same time, parang feeling ko yun talaga yung inilaan sa akin ni Lord. Kasi kuya, nung panahon Falling. Na... Opo, nung panahon na lahat sumasayaw, kasi may mga time po na lahat ng mga dancers sa TV, iba na sa Japan, sabi ko, ba't ganun? Wala akong masayawa na grupo. Kasi sabi ko, nakakasayawa naman ako. Tapos sabi ko, kahit paano, hindi naman tayo kapangitan. Sabi ko, ba't ganun? Hindi naman, ba't wala akong masayawan? Nandito ako sa bahay, nagliliha ng laruan. Yung pala, parang that time, kung pagka in-analyze ko yung pangyayari, sabi ni Lord, hinahanda kita dun sa mas better. Kasi kung yung toys na yan, magagamit mo yan in the future. Although, mas mahal ko kaya may talaga yung mga laruan. Minsan, pangarap ko gusto ko maging artista, gusto ko mag-dancer. Pero pagka bilikin ako ng call time, parang feeling ko may pressure. Unlike na sa bahay lang ako, kuya, gumagawa ko ng laruan, nakalikot ko yung mga design ng toys, nag-aisip ako ng concept ng anong gagawin ko cabinet, anong magandang ilaw. Mas andun yung puso ko talaga. So sabi ko, ba't kaya ganito? Kumbaga, ito yung gift Lord sa ibang packaging. Sabi mo, parang ito yung gusto mo. Ang gusto mo, sumikat ka artista, pero ang gusto naman ni Lord sa'yo, makilala ka bilang kolektor na may kilala sa ganyan. So nandyan ang puso mo, yun ang gawin natin. Kaya feeling ko kaya may etong magko-collect ko talaga. Sa dami ng kwento ng bawat each figure na meron ako, hindi na siya basta may pera ka, binili mo siya. Hindi ganun eh. Ang nangyari po sa akin, parang bawat mga laruan na binibili ko, nagkakaroon siya ng mga sentimental value. Minsan mga not for sale. Minsan naman, pumunta ako sa gantong lugar, yung mga hindi ko ina-expect na makikita ko pa. In 15 years, andun lang pala sa may sulok ng isang mall, sa may box, nasa may sulok ng bodega. Parang ganun lang pala yung mga figure. Yes. Minsan naman, yung mga broken-hearted ka, lalabas ka ng isang bansa, makikita mo yung mga, marami mga bagay na ganun kuya na nagsama-sama. Kaya yung history ng buong museum ko, parang kwento na ng buong buhay ko halos kuya. Yes, kaya para sa akin, hindi ko na siya kayang iwanan kasi parang hindi siya ano eh, parang lahat ng toys naka-collect sa akin, parang ganun. Lahat kasi ng linya ko yung meron ako mula bata, mula props, mula sa kahit anong larangan po halos meron po tayo. So, sana po, ang aking pangarap talaga ngayon ay ma-build natin yung world's largest toy museum. Yun po yung aking pangarap talaga sa ngayon. Yes. Actually, sasangayin ako sa iyo dyan kasi kung yan ang calling mo, tinuloy mo at nagiging masaya ka, yan yung mga bagay na gigising ka talaga ng kahit alas 5 ng umaga
na kasi gusto mo yung gagawin mo. Tama ba? Tama po. Apo. Mas gusto mo, kunyari, sa sobrang nag-invest ka na sa toy mo eh. So meron ng hindi lang basta sa kayo, sa ibang tao toy yan. Sa ibang tao apo. Pala mo. Para sa'yo, may attachment ka na dun sa toy mo na nag-invest ka na ng this is what you want, ito yung mahal mo na gagawin mo, na gusto mong gawin, na kahit alas 5 ng umaga, gagawin mo. Di ba? Gigising ka ng umaga, gagawin mo kasi masaya ka sa ginagawa mo. No, that's true. Ang maganda kasi niyan is na experience mo ng early. Hindi yung ginawa mo muna yung pagsasayo mo, tapos hindi ka na masaya. Di ba? Tapos magugulat ka, ay huli ng lahat. Diba? Opo. So yun ang naging maganda sa iyo, na-attach ka at na ang early age, talagang sinimulan mo yung gusto mong gawin. So look at you now, 'di ba? Syempre of course with faith. Yes, with faith. Tama po. Katulad ng pinag-usapan natin ni Kuya Nico. May 'di ba may kasabihan na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, 'di ba? Yung iba kasi mga kasamahan ay hindi makasamahan. Ibang mga iba gusto nila, awa, pray sila ng pray, tapos wala silang gagawin. Diba? Hindi naman ganun yun, diba? Dapat gagawin mo muna, tapos saka tayo pray na maging okay itong gagawin natin. Diba? Apo. Tama, yes. Tama. Alright, do alright. Do your best and God will do the rest, sabi nga. Yes. Apo. Basta gagawin mo. Tama yan. Okay, next question. With all your accomplishments, naging producer ka, naging dancer ka, naging director ka, naging video creator, naging influencer ka. So, lahat yun, kasi ako pag sinabi ko, ayoko nang sabihin problem, ayoko sabihin struggle. Kasi negative yun eh. So, yung problem, papalitan ko, ano yung magandang naging puzzle mo? Kasi yung problema, puzzle yun eh, di ba? And then yung struggle, papalitan natin ng mga challenges. So ano yung mga naging challenges mo at yung mga puzzle mo nung eto ka, sa dami ng ginawa mo, sa dami ng accomplishments mo, directing, video creator, influencer, dancer, museum, toy collector, may museum, may business ka na. So ano yung isa sa mga challenges mo? Challenges at mga puzzles. Bigay ko naman sasabihin lahat, pero name a few. Medyo dun sa regarding sa toys muna, kuya. Yung toys kasi, dumating kasi kami dati sa point na parang kasi pwede mo marami akong linya ng laruan. Dumating sa ako sa point na wala na akong perang mai-provide dun sa next na paparating na mga linya. Yes. Hanggat sa parang nag-suffer na yung family kasi ako yung breadwinner. Parang dumating ako dati sa point na parang gusto ko nang ibenta yung toys. Kasi parang kung hindi naman ako magto-toys, marami na ako naipundar. Kumbaga ganun. Tapos minsan, dumating sa wala akong pera. Alam ng tao, kasi Yexel, maraming pera yan. Kasi ang daming laruan yan. Kumbaga, sa buhay, naglalaro na lang yan eh. Pero hindi nila alam, may minimaintain ako na maintenance eh. Kumbaga parang kung bahay, minimaintain mo yung bahay. Ito naman, minimaintain mo yung line ng mga toys kasi para at least yung mga taong tumatangkilig sa'yo tsaka yung nakakaintindi doon sa larangan ng laruan, alam nila na updated ka pa rin sa mga nangyayari. So, minsan, naging problema ko po yun, yung ganun, na saan ako kukuha ng pera, na kailangan. Yes. Kaya po ako nag-Japan dati, kuya, kasi sabi ko gusto ko talagang magawa yung museum. Sabi ng mama ko, okay naman tayo sa Pilipinas pero kailangan ka mag-abroad. Kailangan i-sacrifice mo ba yung buhay mo rito. So, kayo, kuya, mga ganun lang mga bagay. Pero, naging masaya ko kasi naging okay naman lahat para sa akin, unti-unti. Regarding naman po sa mga Facebook, sa YouTube, medyo mahirap kasi yung dati po kasi, yung YouTube, para sabi ko nga, ang swerte ng mga nagsimula ngayon kasi dati nung panahon namin ng Jamich, para maabot mo ang 100,000 followers sa YouTube, sobrang hirap. Talagang inabot na ng ilang million views yung kuya. Meron akong ginawa, okay lang yan. I love you. Gumagawa talaga. Parang maliit na production, pero parang movie. Yes. Bago ko po naabot yung 100,000, kuya, sobrang hirap talaga. Tapos dati, inawardan pa ako ng YouTube plaque na 100,000 sa Pilipinas. Kumbaga, dati kayo po kasi pa nag 100,000 ka, papadala sa bahay mo, naka-mail eh. Di ba? Ganun kabilis lang, di ba? Dati, in-award pa kami ni Alodia, siguro mga 7 years or 8 years ago, dahil nga naka 100,000 kami.
Yes, sa YouTube. Yes, yes. Malaking bagay yes. na yun dati, kuya. Malaki. Eh ngayon, until last, sabi ko nga, medyo kulelat tayo. Na yun, ano? Medyo kulelat kasi hindi pa ako nakaka 1 million. Sabi ko, ako isa ako sa mga pinakauna nagkaroon ng 100,000, pero ngayon, wala pa ako 1 million. Kulelat, sabi ko. Pero syempre, kanya-kanyang panahon. Ayan, yes, 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 yes. Yes. Nakakatuwa yes. lang din. Ito ngayon kuya, ito yung challenge sa akin. Sabi ko nga, syempre minsan may feeling na parang pag naiiwanan ka, parang nalulungkot ka. Lalo na ikaw pa yung nag-pioneer, lalo si Jambil, kapatid ko yung nagsimula halos ng mga sa Pilipinas. Pero sabi ko, syempre hindi naman lagi panahon mo. Maaring baka mamaya next year may magawa tayo mas magandang video. Ang maganda, hindi tayo humihinto mangarap. Kumagay apoy sa puso natin nandiyan lang. At the same time, yung tiwala natin na okay lang 'yan. Hindi mo panahon ngayon, pero antay ka lang sa konting panahon, meron ibibigay sa yung spotlight ni Lord. Parang kumbaga parang antay ka lang muna. Yeah. Kumbaga, dati tinamaan ka na ng spotlight, ngayon pahinga muna. Hayaan mo na muna iba. Maybe sa susunod na panahon ikaw ulit. Parang ganun po 'yan. Yes, so, kailangan meron kang pagtanggap na ganun talaga ang buhay. At the same time, huwag kang ihinto. Yun ang pinakasusi naman sa lahat ng mga bagay. Siyempre, kailangan mong ang technique, kung napagod ka, magpahinga ka. Pero ang pinaka huwag mong gagawin, huminto at sabihin, ayoko na mangarap at magkukwit na ako. Yun ang huwag mong gagawin. Magpapahinga lang tayo, babalik tayo ulit. Tama. Alam mo, agree ako sa'yo. Ang pinaka ating saksakan, siyempre si Lord palagi. Pagka may mga bagay na hindi ka na kaya, may mga bagay na feeling mo, hindi ko na kayang kumpunihin to, hindi ko na kayang isipin to sa sarili kong paraan, lahat na ng best ginawa ko na, magdasal ka. Lumapit ka kay Lord dahil marami siya mga bagay na sa atin mahirap, sa atin imposible. Pero sa kanya, isang pitik niya lang, yung mga bagay na imposible, nagiging posible. Tama. So, Agree ako dyan. Gusto ko lang i-share na kahit na wala po tayong kailangan kay Lord, basta alam natin na lagi natin siyang kausap, i-guide niya tayo, nandyan lang siya. Basta lagi lang natin ipapaalala sa kanya na mahal natin siya, na nandito rin tayo para sa kanya. So, hindi lang puro, puro ask. Diba? Puro ask. Hindi tayo puro tanong ng tanong. Pero, believe din ako sa'yo kasi tama lang yung sinabi mo na kung hindi man time mo ngayon, pahinga muna, 'di ba? Let other people go first. Yung walang ano sa iyo, walang bakit ganun? Ako yung unang-unang ganyan. Kasi pag nangyari sa 'yon, pag ginawa mo sa sarili mo 'yon, kalaban mo sarili mo lang din. Right? 'Di ba? Mm-hmm. Ikaw din yung madadown kasi wala naman nagsasabi sa iyo 'yon, ikaw lang sarili mo lang 'Di ba? Tama po. So, ang magiging kalaban mo sarili mo lang. And you need prayers para maprotektahan ka, na mag-guide ka. Di ba? Mag-guide tayo, Lord. Yes. That's good, man. Grabe, sobrang proud. Yes. Kailangan mag-pray dahil syempre, yun nag-remind sa'yo kung gaano ka ka-bless. Kumbaga, kung meron sa'yo sa buhay mong tatlong kulang, bilangin mo yung 1,000 ibinigay sa'yo yung regalo para ma-appreciate mo na kahit wala para sa akin itong ganito ngayon, ang daming binigay sa akin ni Lord na hindi ko naman mga bagay na hindi. So, yun ang bibigay sa'yo ng another energy for the day, for tomorrow, para yung fuel mo, magtuloy-tuloy na hindi ka mawawala ng pag-asa. Tama yan. At least sa'yo, para sa'yo ngayon, andyan na yung baby. Anong mangal ng baby? Baby boy mo? Ako, kuya, hindi pa namin nire-reveal, pero sa next vlog. Sorry. Kasi may premium. May premium. Sorry. So, hindi okay lang po. Pero at least ngayon, ibig ko lang sabihin, yan sa anak mo at kay Mikey, magkaroon ka na ng purpose din. Diba? Kumbaga sa na before, nung bata ka, parang, sige, okay na yan. Ganito, tuloy na natin yan. Ngayon, sobrang magdadalawang isip ka na rin. So, nakakapag-save ka naman, I'm sure, 'di ba? Kahit papaano, kasi importante 'yon. Nakakapag-save. Tapos meron kami pinasok ngayon ni Kuya Nick, sumali rin ako dun sa Forex. Yes. Siyempre kailangan marami kang kumbaga investment, may mga negosyo. Branches. Yes. Tapos para kung sakali mag-fail yung isa mong pinagkukuhaan ng income, meron ka pang pangsalo kahit papaano. Kilala mo ba si Robert Kiyosaki? Ano po ba siya, Kuya? Parang narinig ko na siya eh. Papasa ko sa iyo yung libro na pwede mong basahin. Maganda yun. 4 quadrants. Pero huwag na natin discuss ngayon. About business yun. Apo. Rich dad, poor dad. Ganito. So, ini-explain niya doon na kapag yung poor dad niya
mag-decide itong nangyayari. Pag yung rich dad niya, papakinggan niya, itong nangyayari. So nagkakaroon siya ng dalawang option kung ano. Maganda yun. Robert Kiyosaki. I think lahat ng halos business people mostly alam yun. Okay. Yeah, okay. That's good then. At least porsigedo ka. At least ginawa mo yung dapat mong gawin. Kung ano man yung naiisip mo na minsan magkala mo, madadown ka na, pero iniaangat mo yung sarili mo at nagpe-pray ka. So yun na yung very important. That's good point for me. And good point for the tribe. Yes. Okay. Correct. Yes. Tama yung, actually, ma-share ko lang din sa'yo nung about the toys mo na lahat parang pumagsak lang sa harapan mo. Yung pagiging performer ko rin sa, kanyang sa Miss Saigon, di ba? Okay. Ang nangyari kasi, parang ganun lang din ang nangyari sa akin. Nag-land lang din sa harap ko, lahat. Pero syempre, okay. Para ma-sustain natin yun, hindi tayo pwedeng, ay, mag-land sa atin, tapos wala na tayong gagawin. Hindi, papaanin natin yun. Papalaguin natin yun, di ba? So, ganun din halos nangyari sa akin, kaya nagta-travel ako ngayon. Yun. Okay, what was in your mind, self-tone? So, yun yung mga nangingibabaw sa isip mo na sinasabi mo na kaya mo to, gagawin mo to. Okay yan, ha? This nag-grow ka na. Nakita ko na yung maturity mo. Ha? That's good. Mm-hmm. Next, alam ko marami na inspire sa yung mga tao. Maraming gustong maging Yexel. Okay? Sa mga na-accomplish mo, sa mga nagawa mo, sa mga nangyari sa'yo, is ano ba yung drive mo na bakit gusto mo push lang ng push, gusto mo itong ginagawa mo? Basta, kasi napansin ko since bata ka pa lang din talaga, push ka lang ng push. Ngayon, pinag-usapan na natin about business. So, ano yung drive mo sa ngayon? Yung always growing. Mo sa business mo? Sa business kasi kuya, yun nga po. Siyempre, para makapatuloy ko, siyempre kailangan mo ng pera. So, kailangan gumagawa ka ng pera. Pero regarding naman doon sa mga ginagawa kong videos, ako kasi parang meron akong sad part doon sa nangyayari. Meron din akong okay na part. Yung sad part kasi, yung trend kasi ngayon, minsan kailangan mo magsalita ng hindi magaganda. Kailangan mong minsan gumawa ng mga bagay na hindi maganda sa image mo. Gagawin mo para lang sa likes eh. Para sa share. Minsan, kuya, meron mga mag-boyfriend, mag-jowa, na kailangan mag-away para pag-usapan. Tapos, after nun, sikat sila. Right, eh, sa akin, parang effective siya eh. Kasi lalo na sa ating mga Pilipino, ganun yung nangyayari pang maraan. Chismis. Kaso ako, nalulungkot ako kasi kahit alam ko yung formula, hindi ko matanggap gawin kasi sabi ko nga dun sa ibang mga kaibigan ko, anong maiiwan ko sa mga tao kung gagawin ko yun? Ano yung values na ano ko? Kumbaga, ako nga yung sinasabi ko sa mga tao, okay lang yan. Gawin natin yung mga bagay. Kaya minsan, pag alimbawa naman, nagbibigay ka ng mga inspiration, nakakalungkot kasi ang konti ng likes, ang konti ng mga views. Yes. Pero, sabi ko, okay lang yon kasi minsan, yung mga tinatamaan mo mga tao, konti man yan, pero kung paano yung impact na nagagawa mo sa buhay ng mga tao na yon na inaiiwan mo sa kanila, kuya, dahil busa sinabi nyo, nagkaroon kami ng panibagong inspirasyon, na kami po mag-asawa, lugmok na kami, pero napanood namin yung video mo, kuya, ginanahan kami sa buhay. Pagka meron sa akin, kuya, nag-message ng mga tao na ganun, dun ako na-inspire lalo na parang gusto ko pang gawin to at palawakin to. Kasi kahit konti ang tinatamaan, importante, meron kang mga taong na i-lift up eh. Hey Lord, dahil sa sinabi mo ng ganito, mas naintindihan po namin yung buhay, na akala namin, kasi lagi kong sinasabi sa kanila, na gawin nyo kung yung parang, kung nagawa ko, kaya nyo gawin. At the same time, hindi lahat ng taong, ako kasi kuya, akala ko dati, pag may pera ka na, pag may fame ka na, akala ko yun na yung happiness eh. Kaya hindi sa akin tinuro na magulang ko na, anak, kahit wala kang pera, kahit wala kang kasikatan o kapangyarihan, pwede kang maging masaya. Kaya, nung panahon ko, kuya, dati, talagang lahat ng bagay ginawa ko. Gumawa ng pera, pinilit kong makilala ng tao, pero nakalimutan kong maging masaya. Nakalimutan ko yung happiness na pwede mo palang gawin yon na nagiging masaya ka. Kaya,
ang sinasabi ko sa tao lagi na kung gusto mong maging successful, kung gusto mong maging mayaman, okay lang yan, walang problema. Pero huwag mo lang kakalimutang maging masaya habang ginagawa yan unti-unti. Kahit na meron kang maliit ngayon, eh, laging nandun laging nakukontento ka, nagiging masaya ka. Pero huwag kang hihinto, pagandahin ng pagandahin yung buhay mo. Yes, parang yes, tama yan. Yes, yes, yes. No, I agree with you. Yun nga, kaya ako din, ito rin ang ginawa ko kasi mas magandang umalis tayo sa mundo na maging maganda yung legacy natin kesa yung... Tama, kuya. Yes, yes. Naiintindihan kita kasi hindi mo karakter yun eh. Hindi mo karakter na gumawa ka lang ng katulad noon, mag-aaway, ng content na gano'n. Tama, kuya. Hindi para sa'yo, hindi ano yun eh. Hindi angkop sa prinsipyo mo yun eh. Kasi bigay ka lang, bigay ng advice ng ganito, marami tayong natutulungan, 'di ba? Tapos bigla mong iibahin ng ganon. So I think may blood ka rin kasi ganun ng ano ng street boys na every time na kung ano yung maiisip natin, wholesome tayo lagi kahit anong mangyari. Opo, parang ganun, tama. 'Di ba? Kuya, tama. 'Di ba? Parang alala ko noon, bawal magpicture sa street boys na nakahubad. Kailangan magdamit ka bago ka picturean, no. Nagagalit si boss, nagagalit sila Kuya May. Oo, kasi wholesome tayo, di ba? Kumbaga sa ano. Kaya, hindi nakakaalam nung bata ako dati. Kaya hindi ako talaga pumasok sa mga bisyo. Kasi talagang, bilang isang fan ng street boys, nalalaman ko na ang street boys, walang mga drugs yan, walang mga ganito. Kasi sinasabi sa amin, Tito Butch yan. Sila ganito, kaya malalakas yan tumambling. Sila Kuya Jong mo, sila Kuya Mayad mo, kaya magagaling yan. Kasi walang mga bisyo yan, walang mga ganito. Kaya nung panahon ko talaga, inavoid ko yung mga inom-inom, inavoid ko yung mga drugs nila. Kasi sabi ko, gusto ko maging kagaya ng street boys, gusto ko maging kasing lalakas nila, kung resistensya nila. So, malaking influence sa akin ng street boys, kuya. Sobra, ang street boys talaga, yan ang buhay ko, yan ang life ko. Nung ako'y panahon na tayo mga bandang, siguro around 13 hanggang 22, mga ganyan, street boys talagang nasa isip ko lang talaga. Mm-hmm. Kaya sa akin, sobrang thankful ako, like yung sinasabi sa mga tao na yung pagkakataon na nakasama ko kayo, sa akin, ano yun, napakalaki sa isip at puso ko noon. Kaya until now, pagkakita ko sila Kuya Bong, sila Kuya Jong, yung pagtrato ko sa kanila, hindi ko maiwasan na para pa rin akong fan, para pa rin akong pag nakikita ko sila. Kaya nga si Kuya Bong sa akin, si Kuya Bong kasi ayaw niya ng ganun eh. Kailangan, talagang tropa lang tayo, kailangan magkaibigan tayo. So minsan, hindi ko mabalanse kasi lumalabas pa rin yung fan sa akin na fan ako nito at the same time idol ko tong mga to, ito yung mga kuya ko simula bata eh, kaya hindi ako makapagkampante na kuya sa tayo, hindi ako ganoon laging kuya mo, laging ganoon kuya, so hindi mawala sa akin yung respeto gawa nung sa puso ko kasi sobrang laki kayo kuya. Then, wow, salamat naman na naging part kami ng buhay mo at medyo na impluwensyahan ka din namin na kahit malaking paano. Part kuya talaga. Wow. So proud naman. Proud na proud kami dyan. Proud na proud. Lalo na ako, hindi man tayo nagkakausap, hindi man tayo nakita before ng matagal. Pero nung nakikita ko sa yung mga ginagawa mo, sabi ko, he's doing a great job, sabi ko. Kasi pinupush mo lang yung sarili mo kung anong gusto mong gawin. At the same time, you're being respectful. Yun yung very important yun. So agree ako sa iyo. Bago ko makalimutan, kuya, meron lang ako naalala dati na dati nag-date tayo, kuya, eh. Tayo lang ang magka-date. Hindi ko alam kung maalala mo pa yun, eh. Dati Santo. Kasi nung state boys pa ako dati, nagkaroon tayo ng tarang day off lahat. Lahat ng day off. Wala kang makasama nun. Sabi, Yex, sama mo ko tayo, Yex. Magtagay tayo na lang tayo, Yex. Hindi ko alam kung naalala mo pa yun, kuya. Gamit yung sasakyan ko nun, nagtagay tayo tayong dalawa. Okay. Pumunta tayo nun sa casino, pero sarado. Kaya, tapos na naman yun eh. Ayun dun sa luma, yung luma. Hindi ko alam kuya kasi siguro bawal kang magkasino that time. Parang ganun yung kwento. Kaya ginawa natin dalawa. Kumain na lang tayo sa isang kubo. Tapos sabi ko, Kuya May, may kachat kaya, meron kaya tang ka-text doon. Sabi ko, Kuya May, pera mo kong cellphone mo. Kasi that time uso pa yung snake. Okay, kaya okay. Kaya pag dati parang kumakain ka o nagiinom-inom ka ng konting pa-chat-chat na ginagamit ko yung snake mo noon eh, nung panahon na yun. Tayong dalawa lang magka-date noon eh. Yun naman ang hindi ko grabe. Oo, kuya. Yun naman ang ating... yun naman ating... Kasi syempre, konti lang yung mga memories natin together. So, akin talaga, intact sa akin yun. Yung nagpaalam ka. Yung nagpaalam ba sa akin. At the same time, yung tayong dalawa nag-date tayo sa Tagaytay. Hindi mo ko talaga dinate. Pero
Sa sobrang wala ka nang makasama, wala si Kuya Jong, wala si Kuya Bong. Lika, Yexel, sama mo ako. Sino makakita ka sa daytime? Hindi ko naman alam. Kumain lang tayo doon, no? Hindi tayo sumakay ng kabayo. Hindi, Kuya, kasi parang feeling ko, Kuya, dati ang plano mo na magkakasino ka. Parang siguro, kaya so, parang ang mangyayari, sarado yung sarado yata, kaya hindi ka nakamagkasino ng konti. Parang gano'n, Kuya, tingin ko lang, ha? Sa Tagaytay pa ako sa magkasino, big time. Hindi, kasi may bawal, baka makita ka ni boss. Hindi ko lang nireveal. Talaga. Oo, oh, pagbalik natin, pag okay na, gawin natin yun. Gawin natin ulit para maalala ko. Sama natin yung mga bata, yung mga kids. Nakakatuwa lang yun. Oo, natutuwa din na ako. Hindi ko na, oh, tagal na, 20 years. Imagine mo, 20 years. 20 wow. Years. Yes. Napaka, ano, napakatalas ng, ano mo, ng memory mo. Kasi kuya, yung okay. Snake nung sa cellphone, hindi ko makakalimutan yung snake na yun. Ano kulay yung cellphone? Ba? 3210 ba yun o ano? Yan, kuya. Hindi, kulay silver yun na inaangat-angat na ganun eh. Parang silver yun eh. Ah, talaga? Ito lang yung may ganung cellphone, kuya. Kaya nangyari that time nun, muntik ako kasi matapos yun. Kumbaga, sa cellphone mo na gamit, muntik ako matapos yun. Kaya hindi ko makakalimutan yung pangyayari na yun, kuya. Yun, yun. Toys naman, laro na naman, ano. Nakakatawa. Inyong yung humahaba yung kada makukuha mo yung dot, di ba? Humahaba yes. Yung bundok mo eh. Tapos bumibilis, di ba? Bumibilis. Diba? Pero ang galing mo naman master nun eh. Talagang gano'n na lang eh. Gano'n na lang, di ba? Konti na lang yung ano yung screen. Face. Tapos gano'n na lang. Tapos gano'n na lang ang tema, ikot ka ulit. Tapos gano'n na lang yung tema, ikot ka na lang ulit. Kasi wala ka ng movement eh. Matatapos mo. Grabe. Muntik ako matapos sa cellphone mo, kuya. Kaya hindi ko makakalimutan. Napakasaya naman. O sige, ulitin natin 'yon, gawin natin 'yon. Ha, okay? Okay, kuya. Speaking of toys, sobra matutuwa ang alam mo, ang baby mo niyan. Imagine mo paggising niya. Paggising niya doon na ito. 'Di ba? Ito na, pero gabi mo lang anak, ito yung off limits, ito na yung lalaruin mo, ha. Ito yung do not touch. Kailangan mo lagyan ng harang, no? Lagyan mong harang. Okay. Oh, bilisan na natin. Ano yung three character traits mo? Kung ano yung meron ka na sa tingin mo nakatulong sa iyo para naging successful? Yung character traits mo. Character traits? Ano ba kuya ang sample niya? Meron bang halimbawa? Kunyari ako perfectionist ako. Ganun. Or gusto ko lagi natatapos la muna bago ko gawin yung dapat yung next. Parang ganon. Ikaw, maporsigi ka. Or... Ako, kuya... Abilidad, ganon. Tama. Ano yung sa'yo? Yung number one, kuya, siyempre yung pagpuporsigi. Yun nga yung sabi ko, kung paano ko naging member ng State Boys, maraming mas magagaling sa akin tumambling, mas maraming mas gwapo, o ano, mas mauhusay. Pero yung nakadiskarte ka eh. Yung gagawin mo lahat para magawa mo yung pangarap mo, doon ko tinalo lahat na magagaling. Kasi that time, kuya, sabi ko, handa akong paalipin, handa akong magpulot ng mga sapatos, ng mga gamit natin lahat. Sabi ko, makapas na ako, handa akong mag-training. So, malaking bagay yung pinipilit mo, yung gusto mo. Kasi, yun yung susi. Yun talaga yung susi. At the same time, kuya, yung binigay sa aking fire ni Lord, yung apoy sa puso ko noon that time talaga, nagbabaga talaga yun. So, walang makakapigil noon. Yung passion talaga, gusto mo talaga. Kaya, yun. Isa yun sa mga bagay na okay, na good siya. Tapos, ano pa ba? So, third one is? Yung pinakauna, yung pagpupursige. Resilient. Okay, perseverance. Tapos ngayong medyo tumanda na tayo, napakahalaga ng honesty. Sobrang bagay yung honest ka sa lahat ng bagay. Nalulungkot ako, sinasabi ko, pag wala akong pera, sinasabi ko, so hindi ako nahihiya pag sinabi kong hindi ko alam English niyan, bobo ako diyan. Kumbaga, honest ako sa nararamdaman ko pag sinabi ayun. Tapos yung siguro respect sa mga tao. Ako ano ka ako respect? Po kasi, kuya,
lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan ng tao, kahit di ko pinaniniwalaan, nirespeto ko. Halimbawa, ikaw, ang trip mo mag-rock and roll, trip mo mag-ganyan. Although, hindi ko trip yan, pero irerespeto ko yan. Kunyari, yes. Ito, ang pinaniniwalaan mo, ang Diyos mo, elepante, ang Diyos mo, bato. Kahit hindi ako naniniwala sa ganun, pero dahil paniniwalaan mo yan, nirespeto ko yan. So, meron ako sa mga matataas, kahit sa mga taong mababa sa akin, kahit mapagwardya, kahit mapaano yan, kahit sino yan, ang trato ko sa mga tao ay pantay-pantay. Lagi lang akong nakayuko dun sa mga taong kahit mas maliliit sa'yo. So, feeling ko yun ang mga bagay na susi para maging matagumpay ka sa buhay. Always be humble, yung perseverance mo, at saka yung honesty. Yon. So, yan, tribe, tandaan nyo, ha? Yan yung yan, traits ni Yexel. Totoo naman, naniniwala naman ako sa sinasabi mo na you have to be respectful kahit ano pa yan. Kasi dito sa Singapore, for example, ako dito sa Singapore, iba-iba yung ano dito, religion. Apo, tama. Multicultural, pero in harmony lahat. So, apo. May Muslim friends kami, may Buddhist friends kami, mayroong Christian, may Catholic. So, pag dito magkakasama kami, we respect each other din. Lalo na dun sa work namin. So, or pati mga maintenance, yung mga naglilinis, hindi natanong namin, no, have you eaten? Kumain ka na ba? Ganito. So, well, pare-parehas lang. Alam mo yun? Apo. Walang mataas, walang mababa. Agree ako sa iyo dyan. Agree ako sa iyo dyan. Apo. So, last question. Before, meron akong, ano sa iyo, meron ako sa iyong konting, ano, game. Last question. What can you advise na sa mga fans mo sa buhay mo? Or ito muna, ano munang maya-advise mo sa younger self mo? Kunyari, na-meet mo si Yexel ng 20 years old. Anong sasabihin mo kay Yexel? Yexel. Yexel. Anong nasa'yo ng ganyan? Wala pa kayo. Natuwa ako nung sa question eh. Kaya parang ano ha. Diba? Siguro Yexel, ano, huwag kang mahiya mag-audition ng mag-audition. Huwag kang mahiya na makita ng ibang tao na nag-a-apply ka. Kasi kuya, meron akong ano eh, yung parang yung self, ano ba yung kuya, yung mababa yung self-esteem ko pa nag-audition ako. Nagda-doubt ka sa sarili mo. Self-esteem. Apo, ganun. Self-esteem ko mababa. Kapag nag-audition ako, parang feeling ko nahihiya ako sobra. Yung sobrang kabado. So yun ang naging ano ko, kaya hindi ako audition eh. Kaya nung nagkaroon ng YouTube, sa YouTube kasi sarili mo, boss mo. So yun ang ano. Pero pagka, kaya etong pagka sinabi ako sarili ko, siguro Yexel, ano ka, mag-audition ka na mag-audition, at saka ano pa ba, bawasan mo yung ano, pagiging arrogante mo nung bata ka. So, maging mabuti ka sa mga tao. Ganon. That's good. That's good. At least, pero ang maganda nun, aware ka na ganun yung nangyayari, di ba? Tapos ngayon, alam mo na, nabago mo na. Kahit naman ako nung bata ako, kilala mo naman ako eh. Talagang masyado akong focus dun sa ginagawa natin. Kasi syempre, si boss. Pag may gagawin natin yung sayaw, pag may mali, sa akin pupunta. Kasi syempre, ako yung naglilinis, ako yung naglilid sa inyo. Diba? Di ba? Parang, ang nangyari, pinapasa ko din sa inyo, eh hindi ko kayang kontrolin yun. Siyempre, bata tayo lahat. Bakit? Parang may, okay, gusto ko yung responsibility, pero parang, ano, parang ba teenager ka, di ba? So, medyo tama ka, arrogant ka, o medyo maangas-angas pa. Diba? Lumalabas natin yung mga karate chop nyo, kuya. Hiyata! Lumalabas yung mga karate chop. Lumalabas. Pero, ngayon, nare-realize ko, parang ano yata ako noon. Pero siyempre, nagbabago naman tayo. Tao lang tayo. Kaya ito tayo, positive. Habang buhay tayo, pwede tayo magbago, di ba? Tama ko, yapa. So, alright. Okay, hang on, ha? Sandali. Now, I have a... Meron akong next. Ito ang tawag ko dito, ano, rapid test question. Basta kung ano yung unang pangalan sa usap, sa isip mo, yun ang sasabihin mo, ha? Mahina ako sa rapid, pero sa testing yun. Kaya sige, okay. Mabagal ang functioning ko eh. Okay lang. Hindi, mabilis ka nga magsalita eh. Kung baga sa ano, alam mo yung sinasabi mo. Ready? Ready, kuya. Ready. Okay. Anong favorite drink mo? Pocari Sweat.
Oh, electrolytes, ah. Good. Uh-huh. What is your favorite word? Expression. Word? Word, expression. Word, expression. Okay lang. Ano ba ang ano? Expression? Oh, okay lang. Okay lang. Putik. Putik yan. Ah, putik. Okay. Putik yan. First thing you do in the morning? In the morning? Anong ginagawa ka pagising mo? Tingin magpapatay yung... at dudura. Dudura. Anong gusto mo? Dancing or acting? Siyempre, dancing, pero gusto ko matuto mag-acting pa. Yes. Oh, but having said that, kung gusto mo mag-audition, kailangan mong halimbawa mag-try ka mag-practice o kaya pwede kang minsan ba ano ba yung na-audition mo? Mga commercial? Or wala mga... po yung... Hindi nga ako kailangan pag-audition kaya sa Street Boys ko lang talaga nilaan lahat ng powers ko mag-audition kaya kinapalang ko yung mukha. Pero that afternoon, hindi na ako nakapag-audition kung saan-saan eh. Inantay ko na lang mag-YouTube. Okay. No, I mean, kung gusto mong i-enhance yung, kung ano pa yung, ano ba, acting mo, di ba? Kumuha ka ng acting class. Kung ano lang, kung, di ba? Ganun lang din yun, di ba? Yes. Okay. What profession other than your own, ano? O anong ano pang sa tingin mo, kung si Yexel hindi toy collector at hindi businessman, ano pa ang sa tingin mong ginagawa mo ngayon? Architect o nag-design ng mga bahay. Okay, good. Apo. Anong favorite food mo? Japanese, Chinese, o Filipino? Japanese po. Grabe, lahat yata ng Street Boys, Japanese. Uh-huh. Mountain or beach? Never pa ako nakapag-mountain, kaya beach. Okay. Anong gusto mo? New toy or new phone? New toy. New toy. Wala lang. Anong gusto mo? Money or... Ano na? Hindi mo pagpapalit. Oo, okay. Toy kasi. Hindi ako may cellphone. Hindi ako mahilig. Eh. Yeah. Kahit sa coach, hindi ako mahilig. Money or free time? Money or free time? parang money. Lagi ako may free time. Wala akong money eh. Ba, okay yun ha. Buti ka pa may free time. Okay. Anong gusto mo? Working alone or working in a team? Working alone. Okay. Ikaw na rin cameraman, ikaw na rin ang director, ikaw na. Hindi, pag gabi okay, sa bahay kasi lagi nag-isa lang ako. So, mag-isa lang ako nag-iisip, gumagawa ng idea, or kung paano, ano, ganun. Good. Ninja or pirate? Ninja. Ninja kids. Ninja kids. Straight boys eh, tumatumbling eh. Yes. Saan ka takot? Sa palaka. Saan ka masaya? Masaya kapag may bago akong toys. Yeah. Kaya masaya ako dyan. Last time you cried? Yun. Kailan lang? Mga last month, ganun. Last month. Okay. Hindi ko na sa tatanong na last month lang, okay. Favorite song? Favorite song ko... Ano ba yun? Favorite song ko yun. Ano ba yung kinakanta ko lagi? The Coconut Nut. Okay, kantayin mo. There are so many uses of the coconut tree. You can build a big house for the family. All you need is to find a coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruit free. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. Yun. Very good. Smoky Mountain. Lahat na Street Boys na napakanta ko. Okay. Ito, quick question, ha? Ang portion na to, would you rather? Mayroon akong bibigay sa yung would you rather ito. May bibigyan ako sa yung mga dalawang scenario. Pipili ka lang kung ano. Ha? Kung anong gusto mo. Okay. Kaya. Okay? Didilaan mo yung trash can or didilaan mo yung bathroom floor? Didilaan ko yung bathroom floor. Trash. Anong gusto mo? Worst player sa team
na laging nananalo or best player sa team pero laging natatalo? best player sa team na laging nananalo at natatalo. De, worst player sa team na laging nananalo. Oo. Ikaw yung pinaka-worst player. Best player sa laging talo. Yun ako. Best player sa laging talo. Okay. Anong gusto mo? Maging funny person or smart person? Mahirap ba yung mga talong ko? Smart person. Smart na lang. Smart. Design new toy or direct movie? Direct movie. Maiba naman. Direct. Yes. Direct movie. Magko-crawl ka ng apat. Alam mo yung bata, yung crawl, all fours. So, tuhod, kamay, magko-crawl ka. Or, nakatayo ka, pero ang lakad mo pabaliktad. Walk backwards. Walk backwards. Okay. Anong gusto mo? Ma-meet yung superhero o cartoon character? Maging isang mamit. Anong gusto mo? Hindi pala sino. Anong gusto mo mamit? Superhero or cartoon character? Superhero. Si Iron Man. Oo. Ikaw si Iron Man eh, no? Anong gusto mo? Superpower, invisible or to fly? Uy, maganda yun ha. Pwede ba boat? Hindi mo makikita, lumipad ko. Naka-invisible. Lumipad ako yan. Oh, saan? Kasi invisible ako eh. Sige, ano na lang. Parang masarap yung invisible kasi marami kang makikita, hindi mo makikita. Fly na lang. Okay, nag-enjoy mo. Sabi, nag-enjoy mo. And gusto ko yung invisible. Bakit? Bakit ba? Para pumunta kami yung mga gusto, mga crush mo, makita mo yung mga gusto mo makita. Yeah. Fly na lang, fly, para maiba naman. Fly. Ano gusto mo? Bad breath? Oh, bad breath or may putok sa ililili? May putok na lang, may putok. Natatago. Oo, okay. May putok. Yes, that's it! Yay! Ayos. Thank you so much, Yexel. Thank you Marami so much. Naka one hour ako. Mabilis, hindi ko napansin. Nadibang ako, nadibang. Parang gusto ko pa ng another 1 hour eh. May part ko ba ito ko yan? Itutuloy natin yan sa susunod. Pag ulit nag-rotation ulit, after ulit ng ibang state boys, may part 2 naman ito ko. Sige. Hindi, actually, tinry ko lang na i-invite ka. Kasi baka ako busy ka, marami kang ginagawa. So thank you so much. Na-appreciate ko yung pag-oo mo sa akin sa pagpunta mo dito talagang ano. Marami akong natutunan sa iyo, nakakatuwa. Feeling ko marami tayong mapapag-usapan. Imagine mo, 'di ba, isang oras na pala 'yon. Oo nga, kuya. Ako rin, kuya, maraming salamat. Same, ganun din ako para ma-invite mo ako eh. Sa akin ay malaking karangalan 'to. Kaya syempre talagang bigyan ko talaga ng oras. Naghanda talaga ako para dito. So, ayun. Yeah, salamat. Salamat naman, Yexel, kasi kala ko hindi nakita maabot eh. Hindi, kuya. Pero siyempre kayo, lagi welcome kayo, lagi. Lahat talaga, kuya, ng ano, Street Boys, eh, sobrang welcome talaga. Kung meron akong pwede mga bagay na ano sa inyo, eh, gagawin ko. Gagawin ko yan. Yes. Yes. Pag ano, gusto mo kong bigyan ng tips, okay lang ako, open ako dyan. Open ako sa mga... Ako nga, kuya, hingi sa'yo ng mga tip eh. yung mga tip, walang problema dyan. Magandang actually yung usapan natin kasi nakita ko na yung maturity mo ngayon na from the last time I talked to you na nagpag-usap tayo, tapos ngayon yung mga perspective mo, yung mga naiisip mo sa buhay, sangayon ako sa'yo dyan, talagang hands up ako sa'yo. I respect you so much. Yes, I respect ko ano yung may nagawa mo sa sarili mo. You deserve it. Kasi maporsige ka, kasi ano ka lang, go ka lang ng go. Kaya thank you for ano, for your time. Thank you, kuya. Salamat, kuya. Salamat. God bless you. Sa lahat ng nanonood, sa lahat ng ating viewers, maraming salamat sa inyong panonood. Lagi lang kayo magpakumbaba. Always be honest and be thankful kay Lord palagi. And always be humble. Yung napakahalaga nun. Yes. Maraming salamat. Oh, yes. Idadagdag ko din ha. Dagdag mo sa umaga.
i-bless mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga tao sa mundo, i-bless mo. Kasi as kala natin si Lord lang lagi magbe-bless. Kaya natin, may energy din ng mga tao. Imagine mo yung isang tao na yan magbe-bless lang. Limbawa sa mga, sa family niya, di ba? Isang tao, imagine mo, si Lord nagbe-bless yan sa maraming tao. Pero at least kahit isang tao na yun, nakakatulong yun sa, ano, sa faith natin. We just have, yeah, we have to have faith. Thank you so much, Yex. Thank you, Kuya. Salamat. I appreciate you so much. God bless you and your family. Take care of yourself, please. Thank you, thank you. Thank you, Kuya. Okay, see you again. Ulitin na. Yes, sa ulitin na. Thank you, thank you. Yes, thank you. Promise. God bless you. Wow, that was an amazing talk, diba? Sobrang marami akong natutunan sa kanya. I hope na marami rin kayong natutunan sa mga pinag-usapan namin. And of course, kung effective sa kanya, pwede rin maging effective sa atin. Always remember, success leaves footprints. Gayahin lang natin siya. Alright? Thank you for chilling out. Thank you for spending your precious time with me. I really appreciate all of you. Take care of yourself. Take care of others. Peace and love.